So hello, 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 hello once again in my Rufus Kitchen. Sa araw na ito, magluluto po ako ng tungkatsu. Pork tungkatsu po ang lulutuin natin. So yung tungkatsu, ang pinanggagalingan yan is yung Japanese tungkatsu. Pero since Pilipino tayo, so Pilipino tungkatsu. So ngayon, ipapakita ko na po yung mga ingredient. So meron ako ditong pork, yung manipis lang, yung para siyang bacon style. So mabibili niyo ito sa supermarket. So ito, yung flour, may asin na siya, at saka cornstarch, pinaghalo ko na siya 1 cup. So mayroon tayong dalawang itlog kung saan i-dip natin yung ating gagamitin natin ito for dipping para mag-combine itong ating pork tonkatsu. So mayroon akong Japanese style na breadcrumbs. So ngayon, itong ano na to, na-marinate ko na, nalagyan ko na siya ng black pepper and salt. So lalagyan ko siya ng calamansi juice or lemon juice, depending. So yan, so hahaluin natin para mag-mix talaga yung flavor noong yung calamansi juice or lemon juice na 3 tablespoon lang. Huwag naman masyadong marami, kasi pag marami na, so hindi na rin maganda. So itong flour at saka cornstarch, bakit nilagyan ko ng cornstarch? Para talagang malutun siya. Kasi kung flour lang, medyo may kalambutan. So nilagyan ko siya ng cornstarch. So itong nakalagay dito, gumagamit ako ng maliit na ganito para kunti lang yung maaksaya nating mantika. So gumagamit ako ng vegetable oil. So maglalagay ako ng 1 cup dito. Yan. So 1 cup. Wag lang mas. Kaya ako gumagamit ng ganito para hindi tayo aksayado sa mantika. So ngayon, una kong ilulublog. Okay, uurong ko kayo doon. So, una kong inulublog sa flour, kakamayin ko na, kasi kapag hindi ko siya kakamayin, mahirap. So, itong itlog, kailangan nabati na ito. Kailangan batihin natin. So, nasa inyo kung lalagyan ninyo ng salt and pepper, pero sa akin hindi na kasi nakatimpla na yung ating pork. So again ha, Japanese tonkatsu ito, pero sa Japanese wala pong calamansi, salt and pepper lang. Since Pilipino tayo, gawin ko naman ngayon yung aking version ng pork tonkatsu Pilipino, Pinoy pork tonkatsu. So ito yung version ko sa pagluluto ng aking tonkatsu. So ngayon, kakamayin ko na malinis ang kamay ko. So una, i-dip siya natin sa flour, no? Flour. Tapos yan. Tapos sa egg. Yan. I-dip natin siya ng ganun. So eto na. So madali lang itong lutuin kasi manipis siya. So uulitin lang natin yung iba pa. So dito na naman natin siya ididip. So ganito lang po ha, kailangan sundan ninyo yung paggawa ko para nang sa ganun, pagka kayo gumawa, alam na ninyo. So yun. So repeat lang po yung pagka-dip natin. Yan. Ay, napadpad niya. Napadpad dun sa ano. So ganun din dito. So hanggat sa maubos lahat yung kalat na kalat, dapat pala malalim yung aking nilalagyan, pero anyways okay lang yan. So yun. So again no, nagpapainit na tayo dito ng mantika. So ganun lang kadali yung gawin nating tonkatsu.
So, kung gusto niyo yung medyo makapal-kapal, pwede naman yung pork chop. Pero since pork kasi ito na kailangan kasi maluto talaga siya. So, nakakita ako ng nakakita po ako ng ano style, yung bacon style na pagka-slice. So, yun na rin yung aking kinuha. So, repeat lang po, no? Ganun lang ang gagawin ninyo. Yan. Ano lang talaga. Messy lang talaga pag gumawa tayo ng ganito. Kasi, siyempre, gani-ganituhin talaga natin. Wala tayong magagawa. Hindi naman tayo makakakain kapag hindi natin ganituhin. So, okay. Ngayon, so, mainit na po yung ating mantika. So, ilulunod ko na yung iba dito. So, ito. So, tingin ko malaki yung ating gagawin ko na. Ililipat ko sa medyo malaki. So, pinalitan ko ng malaki kasi maliit lang siya. Isa lang din ang magkakasya. So, okay. Yan. So, mainit na siya. Sana hindi ma-hit yung aking camera. So, ngayon, itatry ko na kung ano na siya. So, tingnan natin kung magbababos na siya. Okay. So, tamang-tama na. Alam nyo, yung ginamitan ko dito, since wala akong chopstick, pag ginano ninyo at nagbababos na, mainit na siya. So, wala akong chopstick, kaya gumamit na ako. Anyway, wooden spoon naman ito. So, ilulunod na natin siya. Or, maganda siguro ko, kaya lang gusto ko yan eh. Kasi, yan. Kailangan lang talaga siya mainit, mga bes. Huwag ninyong ilalagay hanggat hindi siya mainit. Kasi hindi maganda yung outcome niya. So, kung makakakita kayo ng manipis na sliced na pork, no, yung manipis, kasi madali lang siyang maluto. So, yun yung bilhin ninyo. Pero kung gusto niyo yung pork chop style, pork chop, pwede naman. So, eto. So, ngayon, mayroon tayo dito. Sabi ko ha, gumamit kayo ng maliit na kagaya itong pinagpipreturan ko. Ganyan ang gagamitin ninyo mga bes kasi hindi siya aksayado ng mantika. Nakakatipid tayo. Kasi kung gagamit tayo ng malawak, hindi na po talaga ako naka-apron kasi wala na akong apron nilabahan ko. Kung gagamit tayo ng mas malawak, mas maraming mantika yung gagamitin natin. Ang mahal ng cooking oil, lalo na pag vegetable oil. Kailangan tamang-tama lang yung brown niya. Huwag naman siyang sunog kasi pag sunog, hindi na rin maganda. So, repeat lang, no, yung ano, tatapusin lang natin lahat ng pork dito. Pero alam mo, mas isasuggest ko sa inyo kung magluluto kayo ng Filipino style tonkatsu, Filipino style. Itong manipis na ano lang, mayroon talaga kayong mabibili, promise. Kasi marami kayong magpagpipilian kung doon kayo bibili sa supermarket. Pero pag doon kayo bumili sa palengke, syempre, hindi naman ano sila, mga malalaki, mga makakapal. Yun.
eto na, may nakahanda na ako dito. Parang hindi... ang ganda ng kanyang ano. Chicken chicken tonkatsu. Pero hindi ko kasi naipakita. So this time, ipapakita ko na kung paano magluto ng tonkatsu style. Ayan. So ganun lang ang pag ano dyan. Ganun lang ang pag-distribute ng pagluluto. So, malapit na tayo, ha? Malapit na tayo talagang makakakain. So, eksakto to na tamang-tama yung luto ko. Kasi, ano na, mag-aalas dusi na siya. So, repeat-repeat mo na lang kung ano yung naiwan dyan. Tuloy-tuloy na lang. Sana hindi mag-ano yung aking camera, no? Sana hindi siya mamamatay hanggat sa pagkatapos ko nito. So, madali lang. Magtataka kayo guys kung bakit nilalagyan ko siya ng crystals. Kasi nakapagpapadagdag kasi ng crispiness yung pagkaluto niya. Kung flour lang kasi, matagal siya magluto hanggat sa masusunog na lang. So, dito guys, kaya ko siya nilalagyan ng hinahati ko half a cup of cornstarch, half a cup of flour. Nang sa ganun, maging crispy siya. I-try ninyo to kasi alam ko magugustuhan ito ng mga kiddos at sa mga loved ones ninyo. Ayan, so naubusan po ako ng itlog. So, ayoko naman na magbati na. So, tama na siguro yan kasi kunti din naman lang na yung natitira dito. Na dalawang piraso lang naman. So, anyway. So, okay. So, nakukot ko na lahat, no? So, nakukot ko na lahat. Ikukot ko na lahat ng sa ganun. Dire-diretso na yung pagtanggal ko dito. Yan. So, sakto lang talaga pala. Akala ko kulang. Sakto lang mga best. So, eto lang. So, be sure na ano kung, pero nasa ano ninyo yan ha, kung gusto ninyo makapal talaga ang gusto ninyong pork chop style na kakapal na ano, pwede naman. So, alisin ko na to. Yan. Oh! Sana hindi maputol yung aking camera. Kasi, pag napuputol na naman siya, wow! Hindi naman maganda. So yan, ang ating style is Filipino pork tonkatsu. So yung Japanese ha, again, wala po siyang calamansi or lemon juice. Siya sa mga Pilipino kasi nasasanay na yung para tayong nagbababad lang din ng pork chop na pag inihaw natin ganun. Pero ito kasi ikakaiba. Okay. So, wala na. Wala na akong makukuha kung hindi ito lang. Oh, it's okay lang. Kahit wala na siya.
So be sure na so malapit na tayo. Sakto to sa aking lunch time. Oh, ha. Okay. So habang nag-aantay tayo dito sa iba, ipiplating ko na siya. So wag lang masyadong sunog mga bes ha, kasi pag masyado namang sunog, hindi na rin maganda. So repeat lang kung ano yung yan. Sumalapit na. Eksakto lang talaga yung ano ko, yung pagkaluto ko, na hindi tayo mag-aantay ng matagal. Kasi pag mag-aantay tayo ng matagal, titigas naman yung ating. Eksakto lang talaga. So, aantayin na lang natin sila na mag-brown. Wait. Kasi magpipliting na ako. Gagawa na ako dito ng sauce kasi kakain na tayo. So may dalawang sauce ako na aking gagawin kasi sana hindi lang mag-close yung aking camera. Kasi baka nagre-reklamo na siya din, no? So, pero okay lang. Wala pa naman. Medyo malayo pa naman. So be sure lang ha mga bes na hindi talaga sunog. Yung sakto lang yung pagiging crispy niya. Kasi pag sumog lang naman kasi, hindi na rin maganda. So, yan. Dagdag lang tayo ng dagdag habang so ngayon, habang piniprito ko pa yung iba dyan, gusto ko mag-platings na. Kasi baka maabutan ako ng aking, ano, maabutan ako ng aking, so, eto na.
eto na yung aking so since ako'y tayo Pilipino, gumawa na lang ako ng sauce, yung chili sauce dito na talagang ginawa ko to para lang sarili ko. So mayroon akong sauce din na sobra-sobra naman, sobrang sipa. So nakabili ako ng sauce na ganito. Hindi ako nagpo-promote kasi masarap tong sauce nito. Hindi po ako makakahanap ng Bulldog, yung Japanese sauce. So wala sila, hindi available. So bumili ako ng ganitong sauce. Try ninyo, available ito sa mga supermarket. So yan. Okay. So yung ating yun. So mayroon akong Japanese mayonnaise. So yun yung ginagamit ko. So mag-add lang ako ng kunting flavor dito. See? Kasi gusto ko maging kakaiba. So wait lang, baka sunog na siya. So mamaya ko na siguro siya tatapusin hanggat ako'y matatapos. So eto na po ang aking Filipino, yung aking Filipino style tonkatsu. So Filipino style tonkatsu. So yung ginawa kong sauce, yung sinasabi ko sa inyo na talagang sauce ito na ginawa kong chili. So nilalagyan ko na lang siya kasi dapat to may sauce talaga na Bulldog pang Japanese. So i-try ninyo din tong sauce na na-miss siya pero sobrang anghang. Sakto to sa ano na to. So eto na yung aking oh, look oh. Yung aking pork Filipino style tonkatsu. So eto na siya. Niluluto ko pa talaga yung iba. Kasi gusto ko mas maraming pork ang madadali di. Ang malalagay ko dyan. So, isasama ko na to. Oh, wow. Isasama ko na dito. Kasi, para talaga, tignan siya. Blue. So, eto na. Ito na yung ating Filipino style, pork Filipino style tonkatsu. So guys, itong ginawa kong Filipino pork tonkatsu, napakasarap to. Basta kunin lang ninyo yung manipis na pagka-slice, yung parang bacon style. Kasi marami talaga siya doon sa supermarket. Pag sa palengke, pork chop style lang talaga, which is makapal. So itong chili sauce na ginagawa ko, talagang ginagawa ko to. No, na ano, wala kasi akong mahahanap na Bulldog na Japanese style. So eto, bumila ko tayo Thai sauce. Napakasarap nito. Mura lang naman to. Hindi naman umabot ng 300. So, eto yun. Dalawang sawsawan po siya. So, eto. Siya. Ayan na. Baka mahulog na naman. So, yan na yung aking. Yun na yung aking Filipino, Pinoy tonkatsu. Pinoy pork tonkatsu. Ito yung, ano po, yung version ko. Sa Japanese, wala pong kalamansi. Salt and pepper lang. At saka, parang wine ang dinadagdag niya. Pero since hindi man tayo Japanese, so ito yung ginawa ko. Kalamansi. So, kasi ang mga Pilipino, laging gusto kalamansi.
So, tamang-tama talaga. So, tara na. Kain na tayo. So, don't forget to watch in my page, in my YouTube page, Rufus Kitchen. So, paki-subscribe, paki-like, subscribe, at paki-click na rin yung notification bell. Kasi sa susunod, marami pa kayong makikitang pagluluto at aabangan ninyo yan. So, madaling-madali lang talaga siya magluto, no? Wait. Ganyan. So, napakasarap nito. Promise talaga. Sis ko, ang pawis ko, grabe na talaga. So, tara na, kain na tayo. So, thank you for watching at kakain na. Magpapaalam na ako sa inyo. Bye-bye!